Alam nyo ba kung bakit po natin pag-uusapan ito pong si Sir Erwin Tulfo? Kasi malungkot po tayo dahil si Sir Erwin Tulfo ay nawala sa Marcos administrations sa kabila ng kanyang kasipagan at pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Sabi kasi ng isang kongresista na kung sakaling tatakbo sa pagkasenador ay hindi na natin iboboto, kilala nyo na kung sino ang tinutukoy ko, DDS po yun eh. Hindi daw sapat ang kagalingan lamang para sa pagseserbisyo sa publiko. May punto naman siya, tama naman kasi yun. Dahil nga po, hindi na-resolve yung problema, particular sa citizenship, at saka yung conviction for libel nitong si Secretary Erwin Tulfo dati ng DSWD. Kaya naman hindi po nakapasa sa Commission on Appointment dahil po doon sa pagre-raise nila doon sa issue na yon. Pero kung hindi lang nila na-raise yun, okay na yun eh. Ano? Wag na tayo magplastikan. Wala namang malinis na politiko. Lahat may mga kanya-kanyang bahid ng pagkakamali. At even ang ating Pangulong Bongbong Marcos in the past, nagkaroon din siya ng mga pagkukulang at pagkakamali. Pero ang mahalaga, yung pagkukulang at pagkakamali na yon hindi naman po nag-a-amount sa isang krimen. Ano? At hindi gumawa ng krimen ang ating mahal na Pangulo, kaya naman karapat-dapat po siya sa pagsiservisyo pa rin sa ating publiko. Ngayon, kaugnay ni Sir Erwin Tulfo, nabasa ko dito sa post ni Sir Benji Contreras nung nakaraang araw, ito po ang mga balita, ano? O ito po yung kanyang post. Sabi dito, Act CIS. Alam nyo ba yung Act CIS? Ano ba meaning ng Act CIS? Alliance of Concerned DA, no? Act CIS meaning. Ano ba ibig sabihin yan? Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party List. Yan po, Act CIS Party List. Yan po yung kung saan chairman po yata dito si Secretary, dating Secretary Erwin Tulfo. Ano? At yan po siya ngayon busy-busy. Kung titingnan po natin yung kanyang Facebook page, talagang busy-busy po siya sa pagtulong. Pero nasa Germany nga yata ngayon si Erwin Tulfo eh. Ewan ko, nakita ko lang sa post niya doon sa mga comment-comment eh. Mapapansin niyo po rito, ayan oh. Oh, 'di ba? Yan ay Act CIS po yan. Act Anti-Crime and Terrorism Community Involvement Support and Support Party List. At yung act po ay tumutulong sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga mahihirap po nating kababayan na nangangailangan. Sabi po niya rito 17 hours ago, pasensya na po doon sa mga gusto ng second round ng arroz caldo namin. Isang bowl lang po ang kaya naming ibigay para mapakain naman namin lahat ng complainant at humihingi ng ayuda sa Act CIS Action Center sa Quezon City na umabot sa higit 100 na ang bilang araw-araw. Kabilang na yung mga mahihirap na pumipila din sa labas ng aming office para makikain. Yan. Salamat po sa pangunawa, sabi ni Sir Erwin Tulfo. At salamat at nalaman natin kay Sir Benji Contreras naman ito pong info. Kasi sinabi dito, Act CIS Party List Representative Jeffrey Soriano resigned. Oh, nagbitiw pala sa kanyang posisyon bilang representative ng Act CIS itong si Jeffrey Soriano. Now, former DSWD Secretary Erwin Tulfo, being the fourth nominee, can replace him since Act CIS garnered 3 seats in Congress. Nakatatlong pwesto kasi itong Act CIS dahil sila po yung pinakamaraming boto eh. Alam nyo, ang party list, makakuha lang sila ng 2% of the total voting outcome. Ay meron pong isang seat sa Kongreso, tapos maximum of 3 seats po yan. O, sabi dito ni Mr. Benji Contreras, will Erwin Tulfo sit as congressman or wait for PBBM's appointment for another post? Kasi kung matatandaan po ninyo mga tol, na-interview po si Pangulong Bongbong Marcos doon po sa sit-down interview with different anchors from mainstream media. Tinanong po siya ni Cheryl Cosim na kung ano po ang masasabi nyo kay Erwin Tulfo. Siya po ba ay magiging presidential advisor? No, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, definitely hindi siya magiging presidential advisor. Pero hindi dapat masayang ang katulad po ni Sir Erwin Tulfo. Ano? At sinasabi ng ating mahal na Pangulo,
eh hinahanapan niya ng tamang posisyon si Erwin Pulpo at hindi po natin alam yan kung mangyayari pa sa hinarap. Pero ang nakikita po natin dito, may dalawang options. Mag-aantay siya sa pwestong maaaring ibigay sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil isa nga po siya ay na tinuturing na asset ng gobyerno, no? O kaya naman, magre-replace po siya dito po kay Jeffrey Soriano dahil nga po ito ay nag-resign at siya naman po yung ika-apat na nominee. Ikatlong nominee kasi itong si Jeffrey Soriano, ika-apat si Sir Erwin Pulpo. Eh pagka nawala yung ikatlong nominee, ang papasok po by succession yung ika-apat nominee. Parang nangyari kay Guanzon, di ba? May limang nominee ang PWD party list. Tapos nagbitiw lahat yung limang nominee. Tapos pumasok itong si Rowena Guanzon pero natiyaro siya. Kasi parang sinasabi ni NYC chairperson Cardema na bawal daw po yung ginawa nitong si Rowena Guanzon. Kaya naka-TRO, kaya hindi po siya makaupo bilang kongresista ngayon sa PWD party list. But going back, dito po sa pagre-resign nitong si Jeffrey Soriano, basahin po natin naman ngayon yung particular po ng balita. Ito po ay binalita nung nakaraang araw pa, February 22. Late na nga po ako sa topic natin na ito. Pero it is better late than never, ika nga. At ang mahalaga naman, lagi nating suportahan yung mga nakakatulong sa ating mahal na Pangulo. At isa doon, itong si Erwin Pulpo. Sabi po dito sa balita, Congressman Jeffrey Soriano of ACT-CIS resigns. First time ko lang din po itong babasahin ng balita na ito. Hindi ko pa po alam kung ano nakasulat dito. Sabi dito, hindi maliwanag kung sino ang papalit kay Soriano sa House of Representatives. Although ahead of the 2022 elections, ACT-CIS listed former Social Welfare Chief Erwin Pulpo as its fourth nominee. It is up to the group whether they will follow the same list. Nasa CIS na daw po. Nasa ACT-CIS na kung susundin po nila yung listahan na yon. Patuloy po natin basahin ng balita. Manila, Philippines, Jeffrey Soriano, the third nominee of 2022 elections, party list raised top-notcher ACT-CIS is no longer a congressman after resigning from his House seat. Ano kayang kadahilanan? Bakit po siya nag-resign? The House leadership accepted on Wednesday, February 22, his resignation, which he filed on February 6. Sabi po dito ng House Majority Leader na si Manix Dalife, I quote, I move that we accept the resignation of Representative Jeffrey Soriano and for the Secretary General to be instructed to drop from the role of members of House Representative Soriano effective immediately. Prior to his resignation, Soriano was Assistant Majority Leader, Vice Chairperson of three committees, and member of the majority of six other panels. He was also the principal author of 110 bills. Soriano has yet to issue, wala pa pong binabanggit, I do not know kung ngayong oras na ito ay may nakalabas ng pahayag kung bakit po siya nag-resign sa kanyang posisyon. ACT-CIS, short for Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support, secured the most number of seats in the 2022 party list election after garnering ang laki, 2.1 million votes. And dahil po dyan, tatlong seats yung nakuha po nila sa Kongreso. Ang dalawa pong representative ng party list ay si Ed Bicciap at saka si Jocelyn Tulfo. Kung di ako nagkakamali, itong Jocelyn Tulfo, asawa po yata ito ni Senator Rapi Tulfo. I-correct na lamang po ako, no? Sabi pa po rito, it is unclear who will replace Soriano in the lower chamber. Although ahead of the 2022 elections, nabasa na natin kanina, si Sir Erwin Pulpo nga po ang fourth nominee. The party list group does not necessarily need to follow the list. It is submitted to the COMELEC prior to the 2022 elections and can still pick a new third nominee. Pero parang nakikita ko na mangyayari dito, mga tol. Ano? Bakit pa sila pipick ng third nominee kung alam naman natin na very active itong si future congressman Erwin Tulpo. Oh, di ba? Eh syempre kung ako tatanungin, I'd like to take as third nominee itong si Erwin Tulpo replacing Jeffrey Soriano. Nang sa ganun, yung kanyang pagsiservisyo sa publiko sa pamamagitan na ng pagiging politiko at maipagpatuloy niya nang merong authority yung kanyang public service.
Kasi hindi ko nagustuhan talaga ang ginawa ng commission on appointment dito kay Sir Erwin Tulfo. Ang problema lang, wala tayong magawa dahil nga po sa issue ng kanyang citizenship at saka ng kanyang convictions. Ngayon, baka maging problema kasi may conviction siya. Eh, hindi natin alam kung kailan po yung convictions nitong si Erwin Tulfo. Ang nakalagay po sa aking pagkakaalam, sa nabasa kong batas, under Section 12 ng BP 881 or the Omnibus Election Code, ay kapag ka after 5 years na pagsilbihan mo yung conviction na yon, eh mawawala na po yung pagbaban sa'yo or disqualification para po ikaw ay makakandidato sa isang elective position or bilang maging nominee ng isang party list. Ang magiging problema lang uli ay paano yung salitang moral torpitude. Kasi alam naman natin na ang conviction ng libel is a crime involving moral torpitude. Pero sinasabi diyan ni Secretary Erwin Tulfo before nung hindi pa talaga malinaw kung papalitan na siya sa DSWD, eh nakalatag na po ang kanilang mga proper arguments para po ipagtanggol yung kanyang conviction at maupusan na bilang secretary ng DSWD. But unfortunately, hindi po yun nangyari. Ngayon, ito na naman ay isang challenge sa katauhan ni Secretary Erwin Tulfo o ni dating Secretary Erwin Tulfo kung sakasakaling manonominate siya bilang third nominee at papalit kay nag-resign na representative na si Jeffrey Soriano. Hindi natin malalaman kung ano ang mangyayari dyan. But I am praying na mangyari po ay maging successful na maging congressman itong si Erwin Tulfo. At nang sa ganon, yung sinasabi po natin ang pagpapatuloy ng kanyang serbisyo publiko na merong authority sa pamamagitan ng isang elected public positions ay kanyang magawa po sa mga susunod na panahon. Pero isa pang problema ngayon dito, mga tol, kasi meron ngayong isinusulong o kagustuhan itong si Senator Ronald De La Rosa na matanggal na ang party list sa Kongreso. Kayo, tatanungin ko po kayo, nais nyo na po bang matanggal ang party list sa Kongreso? Ako, kung ako ang tatanungin, katulad po ng pahayag nitong si Senator Ronald De La Rosa, agree ako na tanggalin ang party list sa Kongreso kasi napaka-duplicitous ito pong party list. Sabi nga nitong si Senator Ronald De La Rosa, pwede namang gawin ng mga legislative district congressman o ng mga district congressman ito pong trabaho ng mga nasa party list. Ganun pa man, pakinggan muna natin ito pong si Senator Ronald De La Rosa sa kanyang saloobin hinggil po sa party list. Pakinggan po natin, mga tol. Redundancy na yan eh. I am sorry. Well, yan, pag-abolish ng party list system. Kasi para sa akin, that's parang redundancy na yan eh. Oh, yung kinamit yung word, redundancy. Meron na kasing legislative congressman o district congressman, tapos meron pang party list. Ang party list kasi na-create lamang yan sa pamamagitan ng 1987 Constitution. Pag-aaralan natin mamaya ng konti, ano, yung kaunting kaalaman lamang kasi napakahaba po ng Republic Act 7941 para po natin i-discuss. Saka hindi po ako abogado. Napipikon yung mga basher ko. Sabi nila, hindi ka naman abogado. Salita ka ng salita tungkol sa batas. Kahit hindi ako abogado, yayabangan ko lang muna mga basher ko, mga tola. Utak abogado ko. Joke lang yun, joke lang. Sa mga basher lang, mga tol. O, tuloy tayo. Duplication na yan ng trabaho ng district representation. Yun ang sa akin, ha? Huwag na sana magalit sa akin yung mga kaibigan natin na nasa party list. Kasi kung magpasok sila ng amendments sa political provisions, then yun din, ipapasok ko. Kung gusto nila pakialaman ng political provisions. Okay, and on the term limit, Senator, kayo po mismo. Okay, gusto niyang tanggalin ang party list. Pero maraming makakabangga si Senator Ronald De La Rosa rito. Bakit? Kapag ka inaral po natin ang bahagya ang party list, ito po kasi ang mga malalaman natin dyan eh. Ano ba ang party list? Ito po ay fair representation, proportional representation ng elections sa representatives, diyan po ng mga representatives, diyan po sa lower house.
Ang katumbas po nito sa kabuuang bilang ng mga kongresista ay 20%. At ito po ay magmumula sa national, regional at saka sectoral group. Ano ba yung national? Mga party, political party, pwede po silang tumakbo as party list. Pero dapat wala silang representation sa anumang elected public positions. Yung regional na mga organizations, like for example, yung hukbong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte, pero meron kasi silang ano eh, representations eh. Kaya definitely walang, hindi sila pwedeng tumakbo as a party list kapag ka merong representation sa kanilang mga legislative districts. Yung sectoral, ito ngayon yung usong-uso. Ano? Ang ACCIS, by the way, national po ito. National organizations po ito. Ang one rider party list ni Colonel Busita at iba pang mga party list. Pero yung mga sectoral group, ito yung problema. Kasi ito yung kadalasan bumubuo. Ang bumubuo nito yung makabayan block. Yung mga peste na mga party list ngayon diyan po sa Kongreso. Katulad ng kabataan party list ng Gabriela at saka ng Alliance of Concerned Teachers. Mga pesteng party list yan eh. Ano, palaging laban ng gobyerno ang hangad. Eh, ganun nga ang nangyari mga tol. Hindi pa pwedeng basta ito matatanggal maliban kung magkaroon po ng pagbabago sa konstitusyon. Kasi ito po ay nakaayon sa ating saligang batas. Sinasabi sa saligang batas, kinakailangan magkaroon ng isang proportional representation ang mga sectoral group, national organizations, regional groups sa ating lower house sa pamamagitan ng pagkikreate ng isang batas. At ang batas po na yon ay Republic Act 7941, otherwise known as the Party List System Act. Kaya kung sakasakaling ito ay tatanggalin, unang-una, i-re-repeal ang Republic Act 7941, ibabasura, at saka magkaroon po ng constitutional amendments, particular sa creations po ng party list, which is very impossible to happen. Dahil unang-una, ito pong mga party list ay binubuo ng napakaraming kongresista. Kung 300, para madali ang computations po natin, eh 60 kaagad, 20% eh, representation sa party list. Di ba? Kung merong 300 pa congressman ngayon, yung 60 po doon manggagaling sa iba't ibang party list. Antimano, matatalo kaagad sa butuhan kung tatanggalin ang party list. Kaya tingin ko, malabong mangyari na matanggal po ang party list kahit gustuhin po natin. Kaya naman, sana i-take advantage na lang po natin ang party list. Piliin po natin yung mga party list na karapat-dapat. Kasi sa bawat tao, isa lang naman ang pwede mong ibotong party list eh. Kaya pagka may nanalong kabataan party list, may nanalong Gabriela, may nanalong Alliance of Concerned Teachers, kasalanan po ng mga bumoto doon. Bakit? Isa lang eh. Biruin mo, sa balota, sa dinami-dami ng mga party list, almost 200 na kandidato, eh pipili ka lang ng isa doon. Tapos ang mabuboto mo pa, yung mga walang hiyang mga party list na yan. Hindi naman nila ako masasampahan ng kasot sa sinasabi ko. Totoo naman, mga walang hiyang party list yan eh. Diba? But anyway mga tol, yan lang naman ang saloobin natin dito. Ang party list, kung ako tatanungin po ninyo, sana maabolish na katulad ng paninindigan nitong si Senator Ronald De La Rosa, pero hindi po yun mangyayari dahil alam naman natin na maimpluwensya po ang party list diyan po sa Kongreso. Ang dami po nila. Hindi po mag-proceed pagka nagkaroon na ng botohan. Eh alam nyo naman, number games po dyan sa Kongreso eh. Kung sino yung pinakamarami, eh siya po yung nananalo doon po sa pag-proceed ng bill hanggang sa ito nga po ay maipasa at maiakyat sa Senado hanggang sa mapirmahan ng Pangulo at maging batas. O yan lamang ang ating maikling live streaming mga tol. Ako, inuulit ko, patuloy kong sinusuportahan si Sir Erwin Tulpo, nakalulungkot sapagkat tahimik ang DSWD. Yung secretary ng DSWD, si Secretary Rex Galjalian, tahimik po ang DSWD ngayon. Sabagay, salamat kasi wala namang mga kalamidad. Pero sana, kahit walang mga kalamidad, nararamdaman ang DSWD. Galaw-galaw,
Ano po mga tol? Shout out muna sa lahat po ng ating mga manonood kay